So we're back with the Gapo Mall. This is the handyman, hindi pala Gapo. Grabe, nandumi ng kamay ko. So this is the moment that we're waiting for. Kung aandar ko siya o hindi. Sander na o kaya Angel Gander na pinu. So hi guys, a beautiful day once again. It's Mike Francis on your favorite station. So I'm gonna giving you a brand new episode once again. Palagi naman bago, hindi ba? So while saying happily listening and viewing to all the subscriber. And right now, I'll be doing a handy job. Magre-refer tayo ng isang gamit. So at ano ba yun? Here we go, papakita natin. Ikot ka camera. So there you go, let's start. So what we have right now is a piece of sander, o kaya yung angle grinder na nakita natin doon sa may junk shop. So titignan natin siyang mabuti at check natin, baka pwede pa. Pero ang purpose ko lang sana dito is binili ko para gawin na lamang pagkahuyan ng mga spare parts, like ng mga switch niya at saka kung ano mong pwedeng kahuli sa loob ng mga bearing. Pero check natin sa ngayon kung pwede pa ba ito, at kung halimbawa pwede pa siya, well, gagawin natin. So sige, let's start, baklasin na natin. So guys, so first alisin muna natin itong pinakauna niya at check natin yung mga pwede sa loob kung ano bang sura, kung sira na ba siya o ano. So ilisan natin itong mga screw niya, itong apat na screw niya. So may isa pa. So here we go. Medyo mahirap kasi. There you go guys, so naalisan natin yung pinaka armature niya. Ito yung nagsisilbing sa mga components niya na magpapandar sa kanya. So as you can see, sa katagalan at parang naulan na siya, medyo kinakalawang siya. So ano pang i-check natin? So ito namang pinaka ulo niya, kung saan nakakonekta itong pinakagranahe niya naman na pagkakapitan ng mga blade na ilalagay natin. Check natin kung ano ba. So sa tingin ko medyo mahigpit ito, parang nag-stick yung bearing niya, kailangan siyang use it at ibalik sa dati, kailangan siyang paglalagay. So bukod doon, yung mga naging sira pa yung natin ito is yan, nawalan siya ng screw dito sa paglalagyan niya. So kailangan natin siyang ibalik dyan. Gagamit tayo ng mga screw nga mo yung ilalagay natin. There you go. Saka wala yung pinakatakip niya, at saka wala rin siyang extension. So first thing we do right now is i-actual natin siyang ayusin. So subukan na natin siyang installan. There we go. First thing that we got to do is this one. Kailangan natin installan ng wire na walang sira at walang patid, kasi wala na siyang pinakasaksakan. So be sure naman na ilalagay natin na okay siya at walang sira. Pero ito, wala tong patid na tinesting natin kanina, okay naman siya. Still my process on the M1 TV. So ito na yung pinakaulo ng angle grinder.
nag-stick, ayaw maikot. So what we're going to do right now is lalagyan natin siya ng thinner. Ubusan natin para maalis yung kalawang para lumalaw ulit. There we go, inuwasan na natin. Tapos nun, mas lagyan din natin yung langis. Medyo patagalin natin yung konti. Kayaan natin pumunta yung pinaka langis sa loob niya. After a few minutes, so ito na yun. Kailangan natin medyo pukpukin sa kawang yun. Parang lumalap siya. Yung nag-stick pa kawang yun. Magalaw yun yun. Medyo wala pa. Sige. Hintayin natin ng pukpukin. Tapos lagyan uli ng dinner at saka langis kong kulang pa. Sige, pag-agalaw natin muna. 2,000 years later. So we're back, guys, after long hours of fixing this one. So as you can see, hawak-hawak ko na ito pinaka-ulo na. Kung kanina hindi siya magalaw, ngayon medyo gumagalaw na siya. Pero kailangan pang galawin ng konti para i-smooth ko siya. So bago muna natin gawin, check natin itong karaniwang gagawin pa rin sa isa. There we go. So I think kanina kasi na-adis itong tornig limito. As you can see this one. So ba parang na-adis siya kanina. Kaya ba wala siyang tornig basta kailangan lang ganda. Kaya tornig na dito. Ayun guys, nakakita tayo ng tornillo, kaya yung pinaka-screw niya. Sige, lagay natin pa rin din kasi gumalaw na itigas. Maraming lamok, kapon na kasi. So, yan. Last thing that we're gonna do is wow, lalaw na. So, ito. Susubukan natin ibalik siya into place. Ilagyan na natin siya, wala pa yung ulo niya, itong pinakatakip niya. Bago yan, ilagyan muna natin siya ng saksakan. This one. Temporary lang muna natin, guys. So yung dalawa na yan, nakikita nyo, dito natin ilalagay yung saksak. Itong pangsaksak, o yan, itong kaya. Sige, ilagyan natin. So there we go, ilagyan na natin, master natin yung saksak. Ginawa natin yung improvise kasi dati wala siyang saksak. Next thing na ganito is maglalagay tayo ng carbon brass. There we go, ito yung carbon brass na lalagay natin. Saksak natin dyan. Lagay natin. Then so, there you go guys. Ito yung carbon brush niya. Talagay na natin. Insert natin dyan. Then babalik natin yung spring. There we go. Kasi sa kabila, lagay na rin natin yung spring. Nailagay dati ng carbon brass eh. So, as you can see, nailagay na natin yung carbon brass dalawa.
Paglagay tayo ng temporaring wire, problema na lang kasi itong pinakaulo niya. So ilalagay na naman natin yan. Sige, samahan niyo kung paano ilagay ito. So sa ngayon, ilalagay na natin itong pinakaulo niya. You can notice guys, itong ulo niya hindi siya kompleto, ilinis ko muna itong pinakagranahin niya kasi I think kailangan pa siyang ayusin mabuting bearing para umikot ng gusto. Pero for the meantime, ilalagay lang natin ito para mapaanda na natin at masubok na natin kung okay pa yung pyesa. Later on, pag medyo okay na ito na well lubricated na siya at gumagalaw, saka natin sasolid. Sige, lagay na natin. So, ilagay na natin yung takip niya. There you go. Tama ba? Maraming lagok guys, hapon na kasi. There you go. Medyo na-fit na natin siya ng konti. So all I have to do is i-fit na natin yung tornillo. In this case, dalawang tornillo ang lalagay natin kasi temporary lang yun. So, isang tornillo ito guys. Next is itong pangalawa. Should I say na screw pala, hindi tornillo. Sa dami ng lawak, lilito na. So, there we go guys. And we're back. I-fit na natin siya. Naglagay na tayo ng screw. Ayan. Tig isang screw mo nilagay natin kasi testing na natin kung under ba siya. Meron siyang saksakan at meron siyang carbon brass. So, this is the moment that we're waiting for. Kung pwede ba itong nanggaling sa basura. Okay, samahan niyo ako kung paano ko gagawin. One eternity later. So we're back with the government estate. This is the handyman, hindi pala gapo. Kami nandun ng kamay ko. So this is the moment that we're waiting for. Mukha-under ko siya kung hindi. Sander na mukha-ingil gander na pinulot natin sa junction. So as you can see guys, dating isinis na natin siya ng on, tapos sinaksak natin siya. Pero kung nato-notice nyo, hindi ko pa siya dinagtasaksak kasi anytime. Pag hindi siya okay o kaya mag-short circuit o kaya sasabog siya, aalisin natin kagad. So, yan. So, sige. Subukan na natin. Naka-on na siya. Naka-direct na siya naka-on. So, isinaksak ko na rin this isang outlet. All we have to do is i-connect na ito. Pag umandar siya, ibig sabihin, okay na. Are you ready? Happy New Year! Okay. One. Tapakan natin para problema. Okay, pero natapakan natin ng bilis. Kaya natin balik. Okay, ganyan lang. Hoy! Huwag kang nag-set. Ganyan nga para hindi ba? Okay, 1, 2, 3, go! Okay, so guys, wala na ang problema kasi umandar siya at wala naman nakikita ang diferensya na parang nag-spark siya o ano. So okay siya, walang problema. Nakachat na ba tayo ng isang basura na naayos natin itong angle grinder. So advice ko lang, bago na itapon ang isang bagay, hindi nyo muna i-check nyo sa pagayaan ito. Kinuha ko sa junk shop, medyo okay siya. So nakatipid ako at nagkaroon ako ng gamit. Isang beses pa. Wala naman siyang hassle. So gagawin na natin later on is i-fix na natin itong pinaka kaka niya. Wala tayong mapagkuha ng net kasi dati nagsira ito. Wala natin guys, pukuha tayong kaparehas na kaka niya. Sa pinakagranahin lang, ibabalik na rin natin. So yung full na operation nito pagkaayos, ipapakita natin sa last part ng ating video. So abangan nyo later on. So bye Francis. Like, share, and subscribe. M1 TV, Handy Eman. Bye-bye. Okay.